Thus, to our religious bishops, leaders, priests, pastors, preachers, imam, let me assure you that while I am a stickler for the principle of separation between church and state, I believe quite strongly that there should never be a separation between God and state. I said that the fight against criminality and illegal drugs and corruption will be relentless and sustained. I reiterate that commitment today, and that is why I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let-up in this campaign. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Sa pagpapatuloy ng ating pagtutok sa kampanya ng gobyerno kontra droga, umabot na sa 316 bilang ng mga nasawi mula yan noong Hunyo at 30 hanggang kaninang alas 3 ng hapon. Ang pinakamarami sa mga naturang insidente ay naitala sa Metro Manila kung saan ang bilang ay 118. Sinundan yan ng Bulacan kung saan umabot na sa 35 sa kabuuang bilang ng mga nasawi. 188 ang sinasabing armado. 188 ang napatay ng mga pulis habang 118 ang nasawi sa kamay ng mga hindi pa nakikilalang mga salarin. Sa gerang ito kontra droga, dalawang mukha ang lumalabas. Ang mga pamilya na winawasak ng droga na pabor sa pinatiting na kampanya at ang mga umaalmang kaanak ng mga napapatay na naghihinagpis sa kanilang sinapi. Gaya na lang ng mga pamilyang ito na tinutukan ni Dano Tingkungko. Naghihinagpis ang babaeng ito nang makitang wala ng buhay ang kinakasamang si Michael Ciaron matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang salarin habang namamasada ng pedicab sa EDSA Pasay nitong Sabado. Sa tabi ng bangkay, natagpuan ang karatulang, "Drug pusher ako, huwag tularan." Hindi po totoo yun. Gumagamit po ng drugs asawa ko. Pero hindi po nagtitinda ang asawa ko. July 12 naman ang pagbabarili ng riding in tandem ang umano'y drug pusher na si Aces Guerra sa Pasay. Kaya ang kanyang misis, ganun na lang ang pagtangis. Sa tala ng pulisya, 213 na umano'y mga drug pusher ang napatay sa unang 21 araw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, mas marami na raw ang napatay at naarestong drug suspect sa unang 3 linggo ng Administrasyon Duterte kumpara sa nakalipas na mahigit 6 taon. Pero pinupuna sa ulat ng PCIJ ang tila paulit-ulit na dahilan ng pulisya na nanlaban ng mga suspect kaya sila napatay. Tila hindi rin daw nasusunod ang protocol at sariling standard operating procedures ng pulisya. Ang bilang ng mga napatay sa mga police operation, iba pa sa mga napatay ng hindi kilalang mga salarin. Para kay Bishop Roderick Pabilio, nakababahala raw ang pananahimik ng marami sa extrajudicial killings. Sigurado ba tayo na mga pinapatay ay mga pushers or ang mga addicts? No, kahit na nga addict, hindi dapat papatayin. No? At saka, bakit mga mahihirap lang? Posible rin daw pagmula ng kriminalidad ang serya ng mga pagpatay, maging ang mentalidad na walang mali sa pagpatay sa anumang dahilan. Ang CHR sinabing labag sa operational procedures ng PNP ang pagpatay sa isang suspect para lang pigilan itong manlaban. May paglabag po sa mga alituntunin at protocols at procedure mismo ay dapat panugutan ang sinuman na umabuso. Hati naman ang opinion ng ilan naming nakausap tungkol sa sunod-sunod na pagkakapatay ng mga suspect sa giyera kontra droga. Bakit ganon pinapatay sila ng na binabaril kagad sila? Sana binibigyan nila ng pagkakataon. Okay lang din po. Bakit? Kasi po, hindi man po kasi nasuko sila, naglalaban sila, kaya ganun mangyayari.
Sa kanyang sona, sinabi ni Pangulong Duterte na pursigido pa rin ang kanyang administrasyon sa kampanya laban sa illegal na droga. E kung ayaw ninyong mamatay, ayaw ninyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pare pati human rights, hindi nakakapigil yan ng kamatayan. Magdramahan tayo dito. Kung may mga bumabatiko sa kampanya ng gobyerno kontra droga, may mga pumapabol din dito. Gaya na lang ng ilang mag-anak na nasira dahil daw sa pagkalulong sa illegal na droga ng ilang miyembro ng kanilang pamilya. Sina Mimi at Emily ilang taon na raw nagtitiis at nagtitimpi sa problema ng droga sa kanilang lugar. Problemang sumira raw sa kanilang pamilya. Kasi nga, yung halos na mga kamag-anak ko sila gumagamit na ano niya, parang hindi niya na mapigilan, kaya ganun. Hindi niya kinaya? Oo. O, dinamdam niya kasi. Ano nangyari sa kanya? Namatay po. Bukod sa mayat mayang away, pati magkakamag-anak nagiging biktima daw ng nakawan ng sarili nilang mga mahal sa buhay. Sa datos ng Dangerous Drugs Board noong 2015, nasa 1.8 million na ang mga gumagamit ng droga sa bansa. 80% ng buong bansa apektado ng droga, habang 92% naman ng Metro Manila ang apektado. Malaki influensya ng lugar, lalo pag yung katabi mo lang yung nagtitinda. Malakas sa kanila, kasi yan lang eh, parang bumibili lang si store, pabili, parang ganun. Dahil addiction na ang problema, ang ilan sa kanilang mga kaanak tila hindi na raw natatakot kahit kabi-kabila na ang namamatay sa gyera kontra droga ng Administrasyong Duterte. Lagi namin sinasabi araw-araw. O pag, kunwari, dito kayo nanunod, andiyan sila na, oh, may namatay na naman. Ano, susunod na kayo niyan. Tawanan lang. Dahil sa tindi ng problema ng droga sa kanilang lugar, gusto na nga rin nilang umalis kung meron lang silang malilipatan. Pero sa pagpasok ng bagong administrasyon, may nasisilip silang bagong pag-asa. We started strong in our war on illegal drugs and crime. The statistics reflecting our operational results attest to our determination to win this war. Nakikipagtulungan daw ang Commission on Human Rights sa Administrasyong Duterte para tiyaking mapoprotect tektahan ang karapatang pantao sa gitna ng kampanya kontra droga at iba pang krimen. Gusto rin daw idulog ng CHR kay PNP Chief Bato de la Rosa ang mga kasong kinasasanggutan mismo ng mga pulis. Nakatutok si Maki Pulido. Human rights must work to uplift human dignity, but human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country, your country, I mean country. Ayaw na raw patulan ng Commission on Human Rights ang mga naturang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang sona. Tutal, kahit tila raw kinukontra ng kasunod na pangungusap ang mensahe, nabanggit pa rin naman umano ang kahalagahan ng karapatang pantao. Hindi kami na-intimidate. The Commission on Human Rights, as the body that is central to the protection and promotion of human rights, we are very willing to support and engage the government to make sure that human rights are respected. Mahigit 300 na ang napatay mula nang simula ng PNP ang kampanya kontra droga. Pero ang ilang impormasyong inilapit sa CHR, pulis daw ang sangkot. Bagay na gustong idulog ng CHR kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Those na pumupunta sa amin, sa bahay nila, nagsasyabu ang mga pulis. May isa naman na pumunta sa amin na siya yung nagbibenta ng mga shabu na recycled ng mga pulis. So, syempre hindi ka pwedeng pumunta sa pulis. Dahil sa mga umano'y paglabag sa karapatang pantao, naglabas ang Philippine Center for Investigative Journalism at Free Legal Assistance Group ng listahan ng mga karapatan ng isang tao. Una sa listahan ang karapatang mabuhay, karapatang maging malaya at hindi mangamba para sa sariling seguridad. Karapatan mong hindi arestuhin nang walang ebidensya. Maaari ka lang arestuhin kung may arrest warrant, maliban na lang halimbawa kung ginagawa mo ang krimen sa harap ng pulis. At kung inaresto, karapatan mong hindi magsalita. Kahit naglalakad lang sa kalsada, karapatan mong hindi basta-basta kapkapan ng pulis. Karapatan mo ring hindi mahalughog ang iyong bahay nang walang search warrant. Sakaling mga ilangan ng libreng abogado dahil nangangambang malabag ang iyong karapatang pantao,
tumawag lang sa hotline ng CHR.